Isang kakaibang pagkakataon. Dai tsui seki? Souken mono da wa? Nani ka kaite aru. もしこの本があるべき場所を離れてうろついていたら、耳を引っ叩いて帰らすこと。ジャービス。ジャービス・ペンデルトン？あー！コングのスミス・ペンデルトンのマスター・ジャービー！あーい！Nahulog din si Master Jervis sa hagdanang yon at nagkasugat din siya sa kanang tuhod niya. Ay, parang kahapon lang nangyari yon. Oo, tama ka. Lagi naman siyang nasusugatan eh. Pero bata pa naman siya nung nangyari yon, Judy. Pasensya na po kayo. Ah, siya nga pala. Kanina po ito? Kay Master Jervis ang librong ito. Nakita mo ba ito sa atik? Opo. Mayroon pa nga pong nakasulat din sa unang pahina. Tama! Si Master Jervis nga ang nagsulat nito. Mga 8 taong gulang siya noon. Binabasa niya itong libro ito nung nagbakasyon siya rito. Hindi! Nagkakamali ka! 7 taong gulang labang siya. Natatandaan mo, nagpapagaling siya dito noon. Ano? Nagpapagaling ba siya noon? Oo! Nako, naguulyanin ka na. Sino sinasabi mong ulyanin? Eh, sino ba sa akala mo? Eh, bakit mo naman nasabi yan? Ay, pwede ba? Huwag mo ko sigawan. Nandito lang ako sa harapan mo. Ano ka mo? Tungkol po sa nakasulat, ang nagsulat po niyan ay si Jervis Pendleton. Oo, tama. Yun kasi ang pangalan niya. Ah, kung ganun, siya po yung tito ni Julia Ludwig Pendleton. Ano ka mo, Ludwig? Sana hindi na lang sila nagkapareho ng apelido ni Master Jervis. Ayoko talaga. Alam mo ba, Judy? Dumalaw dito noon ang kapatid ni Jervis kasama ang pamilya nito. Alam mo bang pinaalis sila dito ni George? Hindi ko ginawa ang bagay na yan. Naiinip lang sila dito kaya umalis ka agad. Kung ganun po, eh, isa lang pong Jervis yan. Pumunta po yung tito ni Julia sa eskwelahan namin. Meron po kasing pasok nung hapong yun si Julia, kaya ako na lang po nagpasyal sa kanya dun sa buong eskwelahan. Ang pangalan po niya, Jervis Pendleton. Ano? Ibig mo sabihin, kilala mo na siya? Opo. Maganda pong ugali niya kung ipapares kay Julia. Mabait pa po. Mahilig po siya magpatawa. At isa pa talagang maginoo. Alam niyo ba, pati nga po si Miss Throne hindi po alam na tito pala siya ni Julia. Ay, nakalimutan ko. Si Miss Throne po palang nangangalaga sa aming dormitoryo. Tumawag nga po siya ng mga pulis. At nagkagulo nga po doon. Anong ibig mong sabihin? Gusto po kasing makita ni Mr. Pendleton kung saan ang pinakapaborito kong lugar doon sa eskwelahan namin. Kaya po, isinama ko siya sa bubungan ng dormitoryo. Ano? Sa bubungan? Bakit sa bubungan? Maganda po kasi ang tanawin mula doon. At saka, hindi ko naman po alam sasama siya sa akin doon eh. Ah, maganda nga ang lugar na ito. Kitang-kita mo ang buong eskwelahan. Tama nga ang sinabi mo sa akin, Judy. Isa pa, sa palagay ko, hindi alam ng iba pang estudyante na mayroon palang ganitong lugar dito. Totoo. Mali po pala ang mga iniisip ko tungkol sa kanyang pagkatao noon. Ang akala ko mayaman lang po siya. Makasarili, kapritsyoso, at mayabang. At hindi seryoso sa kanyang ginagawa.
Nilagay niya din ang sinasabi niya palagi. Pero hindi naman po totoo yun. At saka siya lang po ang nakilala kong mayaman na magandang pag-uugali. Hindi po siya tulad na ibang mayaman. Ah, oo, tama. Uminom pa nga po kami ng tsaa. Ako na magpupunas. Pasensya ka na. Natutuwa ako na kasama kita ngayon. Ako rin? Nakakapagtaka naman. Nang alam ko, dala-dala ko yung kanina. Ang laki mo kasi magbigay ng tip. Ayos lang. Ililibre na lang kita. Napakayaman po niya, pero wala po siyang dalang pera. Hindi rin po talaga siya mayabang. Noon ko lang po siya nakilala. Pero pakiramdam ko po, ang tagal-tagal ko na siyang kilala. Masaya na po ako nung nag-uusap kami. Kung ganon, kumusta naman siya pagkatapos? Mabuti naman po. At saka mukha naman pong naging masaya siya nung araw na yun. Pinadalhan niya nga po ako na isang kahon ng tsokolate. Pambihira ka pala. Kilala mo na pala si Master Jervis. Bakit hindi mo sinabi sa amin kagad? Paano naman niya sasabihin sa'yo? Ngayon lang nalaman ni Judy na kilala din natin si Master Jervis. Tama po kayo. Nung nakita ko po yung libro, naisip ko na baka nga siya yun. Ang Rock Willow Farm na ito ay dating pag-aari ni Jervis Pendleton. Kaya lang... Alam mo, ang asawa ko kasi ay dating nurse ni Master Jervis. At nung lumaki ang batang iyon, ibinigay niya sa amin ang farm bilang regalo. Naniniwala ka ba na ibinigay niya itong farm niya sa isang nurse, ma'am? Humaga talaga kami sa kanya noon. Isa siyang kapat at mabait na tao mula pa nung maliit pa siya. Pero hindi namin ito inaasahan. Napakalaki nito. Isa pa, hindi rin naman matagal ang paggamot mo doon sa sugat niya, hindi ba, Elisa? Napakasigla naman kasi talaga niyang si Jervis. Madali sa kanyang umakyat sa bubong, eh lagi namang nasusugatan. Wato yu doa wa denbu ake para si miste. Yin yu kake mato tana. Isa siyang masaya at aktibong bata. Gustong-gusto niya kaming sinasalig dalawa ni George sa mga laro niya dito sa bahay. Ang saya nga namin, kahit kami lang magkakasama sa bahay. Kahit niloloko pa niya kami, palagi pa rin ako natatawa sa mga biro niya. Naaalala mo pa ba, nung sinubukan niyang kumuha ng matamis sa paminggalan, nahulog siya. Ay wala pong iba kundi si Mr. Jervis Pendleton. Isa pa po, mula po na nalaman nila na kilala ko si Jervis, naging mas malapit na po sila sa akin. At nararamdaman ko po na parang miyembro na ako ng pamilya nila. Yeah.
Ayos na ayos. Wala sila dito. Pagpaumahin mo. Pasensya ka na, ha? Ayun na siya! Hinahabol ka niya kasi tumatakbo ka. Huwag kang tatakbo at baka madapakat masulatan. Talaga po? Opo, hindi na po, Mang George. Kakaibahin, iba? Oo. Ayos lang sa kanya kahit pagsabihan siya. Ay, naku, Judy. Hindi naman ito nangingitlog dahil ito'y tandang. Ayoko na nakakabasag ka pa ng itlog araw-araw. Oh. Tama na yan. Judy, mag-ingat ka dyan. Judy, ayos ka lang ba? Hindi ko po sinasadya. Saan niyo po gustong ilagay ito? Kumusta ka, Masay? May matutulong ba ako sa'yo? Wala. Salamat. Salamat na lang, Judy. Anong sinisigit mo? Isang daga? Marami akong nahuhuli mga daga noon. Noong nandito pa si Master Jervis. Talaga? Ang galing talaga ni Master Jervis. Ang galing niya talaga manghuli nito. Ikaw, gusto mo bang subukan ito? Ano? Ako po? Sige na. Daan-daan lang. Daan-daan. Dahil mabait ka naman,
Ikaw naman si Sally. Ipinanganak ka sa kakahuyan, hindi ba? Kung ganun, ikaw naman si Sylvia. Ngayon, meron na kayong kanya-kanyang pangalan. Naku! Ayan, sige lang! Kakampi mo ako! Sige, kaya mo yan! Sige pa! Ang kaya talaga na isang ito! Ang daya mo, Julia! Judy! Oh? Pabayaan mo na sila! Pero yung baka pong malaking yun ay ayaw pa inumin ng gatas yung maliit na baka. Baka po mamatay yung maliit na baka kapag hindi po siya nakainom ng gatas. Huwag kang mag-alala. Makikita mo. Magkakaroon din siya ng pagkakataon. Kaya pabayaan mo na sila. Pero... Namatay na kasi yung ina nung maliit na baka nung bata pa lang yun. Kaya nga sumama na siya ngayon sa iba pang mga baka. Ganun po ba namatay na ang kanyang ina? Ikaw ngayon si Judy! Tama! Ano bang ginagawa mo, Judy? Judy! Ulila nga siya, pero wag mong binibigyan ng special na atensyon. Alam mo ba, magiging lampa yung bakang yan. Magiging lampa? Tama ka. Kahit saan sila nagmula, sama-sama silang lahat na lalaki. At saka kailangan din nilang maging matatag. Halika na, kumain na tayo ng tanghalian. Nagugutom ka na ba? Kapag ang huli ng baka daw, ibinigyan mo ng espesyal na atensyon, ay magiging lampa. Isa po akong ulila. Pero nakakatanggap po ako ng magagandang regalo mula sa inyo at nagbabakasyon pa po ako dito. Sa tingin niyo po, Mr. Smith, magigilang pa po akong bata kung ganon? Sandali lang. Bakit kaya ang kanang kamay ni Mr. Smith na si Mr. Briggs ay alam ang tungkol dito sa Rock Willow Farm? Pag-aari dati ni Mr. Pendleton ng farm na ito. Kung ganun, magkakilala kaya si Mr. Pendleton at si Mr. Griggs? Teka, baka nga kalala din nila Mang George at Aling Elisa si Mr. Smith? Aling Elisa! Hindi. Kapag tinanong ko naman sila tungkol kay Mr. Griggs at Mr. Smith, kailangan sabihin ko sa kanila na ako isang ulila. Hindi! Pagkakataon, malalaman na din ni Mr. Pendleton na ako isang ulila! Hindi ko magagawa yun! Judy! Halika nga dito, Judy! Napakabait mo talagang bata. Pareho kayo na ugali ni Jarvis. Ah, talaga po? Totoo. Mabait ka sa lahat ng tao. Masayahin at palagi nasusugatan dahil sa iyong kalikutan. Mang George, Aling Elisa, maraming salamat po sa masayang bakasyon ngayong tag-init. Dito po sa napakagandang Rock Willow Farm ninyo. Tulad ng langit at lupa. At saka, tulad din po ni Jervis na nagbakasyon dito. Pakiramdam ko po, lumawak at naging malinaw ang aking pag-iisip. Kaya kapag malaki na po ako, sana maging isang mabuting tao din po ako tulad ni Mr. Jervis Pendleton. Yung hangin po dito ay presko at sariwa po talaga. Mula sa Rock Willow Farm,
Judy Abbott.